what would the third CPP rectification movement mean to the peace process? Ang rectification movement na ngayon ay nilulunsad ng partido ay may malaking kabuluhan sa peace negotiation. Siyempre, you negotiate, mag-negotiate ka from a position of strength. So, para hindi ka manipulate ng kabilang panig na kausap mo. So, ayun, importante na mapalakas ang buong revolusyonaryong kilusan magmula sa mass movement hanggang sa New People's Army hanggang sa digmang bayan. So kailangan na ang rectification movement para nga mapalakas ang lahat ng revolusyonaryong pwersa, magkaroon uli ng malalakas na street demonstration, magkaroon ng na seryosong pag-aaral sa mga revolusyonaryong akda at lalong lumakas ang kilusan sa kanayunan maging sa kalunsuran. Doon sa Communist Party statements in the past 2 years, mm-hmm. 2 anniversaries, there have been admissions ng setbacks, mm-hmm. ng New People's Army and in the organizing work and membership of the Communist Party. And there are insinuations and allegations na itong pagda-dialogue, paglahok ng Marcos government sa pagkikipag-usap sa NDFP sa possible resumption of peace negotiations ay an opportunity to finish off at itulak nila yung surrender na, parang ito surrender talks. Mm-hmm. Ganun nga ang intensyon ng gobyerno, pero hindi mangyayari yan. Ito ang pananawagan ng rectification movement within the revolutionary movement ay isang tulak para mapalakas ang revolusyonaryong kilusan. Kaya hindi mangyayari yung inaasam ng administrasyon ni Marcos na mag-surrender ang revolusyonaryong kilusan sa kanya. Ang intention naman ng rectification movement ay siyempre palakasin ang kilusang revolusyonaryo para palakasin ang posisyon ng panel na itulak ang peace negotiation na talagang mag-a-address sa ugat ng digmaan na ito ang poverty at joblessness, foreign domination at lahat ng oppressive laws na ipinagpapatuloy ni Marcos na tulad ng terrorist listing, ang pagpapatuloy ng operasyon ng NTF-ELCAC, yung pagpatay ng mga sinususpetsang revolusyonaryo, maging mga mass activist, pagbobomba ng mga komunidad, etc., etc. Lahat na ng violations of human rights, kung baga eh,
itong gobyernong ito ay maaano natin na lumalabag maging sa Nuremberg Principles. Halos ang ginagawa ni ano ngayon ay genocide laban sa mga sa uring magsasaka at manggagawa. Julie, si NDFP negotiating panel chief political consultant Professor Sison at saka si former NDFP panel chairperson Fidel Agkawili ay pumanaw na. Paano makakaapekto yung pagkawala itong pinakamatagal, pinakabeterano at mahuhusay na negotiators kung sakali magkaroon ng panibagong pag-uusap? Siyempre, malaking kawalan yung pagpanaw ni Ka Joma at ni Ka Fidel. Pero, nandiyan naman yung kanilang mga sulatin, yung kanilang diwa kung paano nila isinulong ang usapang pagkapayapaan na magiging reference namin sa pagharap sa kung magkaroon man ng panibagong peace negotiations, ng resumption ng peace negotiations. Itatay, si Benito Champson, negotiating panel member, yung co-chair ng Reciprocal Working Group on CACER, si Wilma Austria. Ng political and constitutional reforms. Political and constitutional reforms. And then, yung iba pang mga veteranong mga consultant, Randall Lechanis, Randy Malayaw, Pedro Codaste, na one and other consultants. Paano ngayon yan kung i-resume ang peace negotiations at saka yung mga consultants na nasa kulungan? Siyempre, nasa sa agenda nitong mga preliminary talks yung pagpapalaya ng mga nakakulong na NDFP consultants, itong rescind ng lahat ng batas and orders ni Duterte, paglusaw ng LTF-LCAC, at yan, isa yan sa mga yung mga bagay na yan ay pag-uusapan bago magkaroon ng formal na negosasyong pangkapayapaan. So, preliminary lahat ito. Mag-komento o sumagot doon sa possible na composition ng NDFP panel kung magkakaroon ng resumption. Yung, di bali, tatlo na lang kami na natitira. So, ako, si Connie, tapos si Nonoy Palima, Asterio Palima. May mga curious na. Sino ang papalit kay sa panel? Wala pang sinasabi sa amin kung sino. Pero ang assurance lang sa amin ay kung magkakaroon na ng peace negotiation, siyempre, magdadagdag yung NDF. Sasabihin sa amin kung sino ang idadagdag. Ang magsasabi is the NDF. The NDF. Oo. Leadership. Leadership. Oo. Sana kung sakali ba na nakakulong yung idadagdag, will the
JRP, do you think the JRP would set them free? O kahit yung mga konsulta? Eh, siyempre, ilalaban namin na ganun nga. Kung nakakulong man sila, kailangan palayain at maka-join sa peace negotiation. Maging yung mga consultants, kasi siyempre kakailanganin ng consultants sa pag-resume ng formal negotiation, formal talks. Siyempre, pati yung mga consultants ay kailangan mapalaya. Hindi lang yung kung sino man yung i-appoint halimbawa na member ng panel. Addressing our viewers, Ka Julie, ano ang papel ng taong bayan, simpleng mamamayan at mga aktivista, masang aktivista na dito na may mga pagsisikap to resume the peace negotiations at kung sakaling matuloy? Uh-oh. Ano ang papel ng taong bayan para ito ay matuloy at makuha yung mga aspirational na objectives na sana ito? Peace negotiation. Siyempre, na ipaglaban nila yung resumption ng peace negotiation. I mean, itaguyod nila yung peace negotiation. At yung mga aspirations ng sambayan ng Pilipino na ina-address ng peace negotiation. So, ayun, we expect na buo ang suporta nila sa mga ito ng karaniwang mamamayan. Sa general membership ng NDFP and its allied organizations, ano ang inyong panawagan at hamon sa kanila? Well, panawagan, magpalakas. Broaden and intensify. Magpalapad. Magpalapad. Paigtingin. Paigtingin. Ang ang kanilang mga organisasyon, ang pagkilos ng kanilang mga organisasyon at para lumakas ang revolusyonaryong kilosan. Lahat ng inaasahan natin ito hindi lang sa mga member organizations ng National Democratic Front of the Philippines kundi sa lahat ng mga makabayan at progresibong Pilipino.